Good morning, good morning, good morning. Naririnig po ba ako? Ah, coaches. Good morning, Coach Gemma ng Bahrain, Coach Tessie ng Jordan, Coach Juliana, Philippines, Coach Michelle, Philippines, Coach Mars, Bahrain, Coach Riza, Bahrain, Coach Regir, Mary, nilagay ko dun, Mary, Regir, Mary, Coach Regir, Mary Jean, ayan, ng Macau, Coach Leticia ng Macau, Coach Venus ng Doha, Qatar. And mga nasa live po, hello, good morning inyong lahat. Happy new month to all of us. I hope na nasa maayos tayong lahat. Yesterday is our first meeting day para sa ating goals setting and leaders meeting kahapon. And ngayon, umpisahan po natin yung create nating OFW the easy talk today. Ayan. Andito na po si Coach Mark na mauna. Okay. So, create natin ito na the OFW the easy talk today. Kasi dito natin na buuin yung ating mga pangarap na wag lang nating baguhin yung mundo, kundi baguhin natin yung mga beliefs natin, mga belief system natin. Mas dagdagan natin yung mga belief system natin last month or the previous years, months ngayon. Kasi talagang iba na yung panahon ngayon. So, ang OFW, the easy talk today, ay dito tayo ma-interview ng bawat isa sa atin para marinig naman ang kanilang mga kung ano yung mga gusto nilang malaman about sa business at may kailangan man sila like sa mga tulong about trainings and kung paano. Parang deepest why lang dito kung paano tayo sumali dito sa empowered consumerism. So yun, tignan nyo yung let's change the world together. So ito ay sama-sama nating baguhin yung paano yun Coach Mark, sama-sama nating baguhin yung mundo natin dito sa empowered consumerism. Hindi yung baguhin natin yung mundo, kundi ibig sabihin ay baguhin nating sama-sama nating baguhin yung mundo natin dito sa empowered consumerism. Like yan, kailangan natin i-adapt yung bagong normal na naman dahil naging doble yung kinakatakutan nating dati dahil dito sa umiikot na sakit ngayon. So, good morning ulit. Nandito na si Coach Mark, ang ating head coach dito sa online. And online training program, go home plan sa mga OFW. And of course, nandito na rin si Coach Rhea. Siguro nilaklak na, nilulok na yung, or hindi na nilulok yung kinain kasi kasasabi lang nakakain muna. And nandito na siya. Okay, so tawagin ko na ang ating opening prayer first bago nating umpisahan yung pag-interview kay Coach Mark and then kay Coach Mary and Coach Leticia. So tatlo po silang i-interviewin natin ngayong araw na ito. Okay, so opening prayer first. Okay, so let us put ourselves in the presence of God, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. As we gather today, Lord, first we thank you, Lord, for all the blessings we have received this far. We thank you also for giving us the opportunity to come together and train on this momentous day. May you bless the trainers and the proponents of this activity so that all their goals will be achieved
In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Amen. Okay, house rules. Dress code formal. Silent your phone while in the training. Mute your audio when the speakers start and listen. Write your question in the chat box or ask after the presentation. Avoid eating while on training. Thank you. Thank you, Coach Riza. Okay, so our attendance for today is, sino nga ba? Si Coach Juliana. Okay, Coach Gemma, na isulat na dyan sa live natin kung sino yung mga may task, and Coach Tessie sa mga ma-interview ngayong araw na ito. So, binibigay ko na yung floor kay Coach Mark kung meron siyang short message after our recognition day. Ayan. Kapag thank you na kami kahapon. Good morning. Good morning, Coach. Salamat sa mga ano. Yan, salamat, Coach Janet. And nakaka-excite kasi bagong milestone na naman ito ng company natin, okay? So alam ko maraming naapektuhan. Hindi ko alam kung anong epekto sa inyo nung pagbabago ng price list. Alam ko may mga apektado diyan eh. 'Di ba? Huwag kayong magde-deny, normal 'yon. Ako rin nung ano ko, nung napag-usapan na namin kahapon, Coach Mark, dahil nung pagkakita pa lang, is talagang natamimi lahat. Natamimi. Ito is in reality talaga. Natamimi talaga. Pati ako, natamimi ako na wala akong na-say talaga. Dahil na sabi ko sa isip-isip ko, while na nag-iisip ako, after na naipos yun, ang iniisip ko na, sana ipinos na lang sana after yung awarding, sabi ko, yung anniversary ka ko para mas nauna yung excitement natin, di ba? Pero syempre, talaga, hindi lang siguro ako, pati yung mga kasamahan natin, Coach Mark, tignan mo sa chatroom natin, talaga natamimi, wala man lang nagsabi ng power, ay power, gusto ko yan, wala, talagang as in, flat, natamimi. Oo, tama ka, Coach. Naintindihan ko kayo kasi ako man actually before pa lumabas yung announcement, may nakarating na sa akin na meron talaga siyang price increase before pa na lumabas yung advisory ng company, na nakuha ko na yung info. Syempre ayoko lang din naman pangunahan yung company na ito nga yung mangyayari, pero yung nangyari kasi niyon, gusto ko lang kayong bigyan ng konting overview sa decision making ng AIM. Kasi ang nasa atin po kasi guys ay yung tungkol doon sa effect sa atin. Siyempre, dahil tumaas ang presyo, feeling natin medyo mahirap na mag-retail. Pero ang totoo noon, dahil equipped kayo sa mga skills, magagaling kayo, masisipag kayo, hindi kayo maapektuhan masyado ng price increase. On the side of the company naman, sa side naman ng EC, everything was calculated. Okay, kinalculate ng company yan. Actually, dapat matagal na yata ito na ginawa, yung increase ng price. Pero sinubukang i-hold ng company yung price. And then, nito nga, pinag-aralan nila. At dumating talaga dun sa point na para ma-sustain yung company natin, para magtagal yung company natin at magpatuloy pa tayo sa nasimulan na natin ng negosyo, kailangang itaas ng company yung pricing dahil tumaas yung raw materials, tumaas yung shipping cost, alam nyo naman yan, tumaas yung processing system, okay, yung processing, yung mga bills na kinailangang bayaran ng company, tumaas din. Okay? So, yung shipping sa iba't ibang bansa, tumaas din talaga. So, talagang ang company natin is ginagawa niya rin naman lahat para may ayos yung ating kumpanya. Now, ang tanong ngayon, ang tanong sa akin, alin ang mas gusto nyo? Itaas yung presyo ng kaunti para masustain yung company? Or isara na lang natin yung company tapos maghanap tayo ng ibang company? Alin mas gusto niyo doon?
Itaas siyempre ng konti o isa rin lang. Yung presyo dahil nandito na tayo ngayon pa naman. Yun yung ano, yun yung naging message po sa akin. Okay, so kailangan natin intindihin yung company kasi may mga raw materials na tumataas. Actually, yung mga V-cup, yung mga capsules na yan, nagpapalitan yung packaging ng kape, nagmamahal din yan. Yung printing ng mga boxes, nagmamahal din yan. So, hindi natin kayang i-expect na yung... Ayan. Sabihin natin, sampo. Salita. Yan. Pagkatapos mo ng sampo, ibabalikan mo ulit. Ay, saan yun? Manual yan. Sorry, Coach Mike. Ay, hindi ko napansin. Ayan pala, hindi niya naka, hindi naka-mute. Okay. Ayan. Okay, so... yung processing ng kape, yung mga raw materials, na crisis ang mga ibang mga negosyante. So talagang it needed adjustment. So okay lang 'yon. Okay? Now ang meron ang mga distributors ng EC that would sustain them. It's number one, the product quality remained very high. So hindi pa rin tayo mapapahiya sa mga kliyente natin, hindi pa rin tayo mapapahiya sa mga tutulungan natin na gumaling. So, wag kayong mag-alala kasi nga kapag ka nagma-marketing tayo mula ngayon, yung i-market na natin yung bagong pricing. Ito ang good news, hindi binago yung presyo ng package at hindi rin binago yung laman ng package. Oh, yun yung good thing doon, okay? And nag-uusap nga kami ni Walter, sabi niya, may stock pa naman ako. So kung may stock kayo, okay pa rin naman yan. Sabi niya, abangan natin yung announcement sa June 12. Kasi baka meron na namang promo si Doc Ed. Usually kasi meron. Normally yon. Okay? So cheer up. Tuloy ang laban. Okay? Ang company, ginagawa niya yung best niya para mag-perpetuate pa yung company na mas matagal. Mas matagal pa natin sila pakinabangan. Mas matagal pa nating abutin natin yung pangarap natin gamit ang empowered consumerism. So, tuloy lang tayo. Normal lang 'yon. Every now and then nagmamahal talaga. Kung mapapansin niyo dito sa Pilipinas, lahat ng bilihin nagmahal. Soft drinks nagmahal, lahat na may asukal nagmahal, lahat ng maalat nagmahal. Pamasahe po ngayon mula Isabela hanggang Manila, 2,000 na, dati 600 lang. Lahat nagmahal po. Okay, so kailangan ang susunod na gawin natin is to adjust in every change. Di ba pinag-uusapan natin yan, yung adjustment sa pagbabago. So in every change, dapat ang gawin natin ay mag-adjust tayo dun sa mga pagbabago na ginagawa ng company. And I believe magagawa ninyong mag-adjust para dyan. Okay, so congratulations in advance dito sa activity natin. Maraming salamat. Nakamute ka, Coach. Mute pala. Salamat, Coach Mark, dahil tama nga na hindi nagbago yung presyo ng package natin at saka yung hindi naman i-mention yung NPP. Ano po? So, yung mga reorders lang, mga individual orders talaga is nag-increase. Alam niyo ba yung perfect white saka white light? Nako, ang laki ng tinaasan. 140, 140. Yan. Ang mahal na talaga. So I'm sure na this coming anniversary ay may iba pang pasabog. Malay natin, baka may promo. May promo within 1 month, i-grab na natin yon. Kaya yon. Sana, Coach Mark, tinaas na lang yung commission natin ulit. Pero mahirap na siguro. Pero yung 24/7, tumaas ng 100 pesos. Okay. Coach Mom, may kunting tanong. Available ka pa ba? Okay. Dito sa ano, since na inumpisa natin ngayon yung The Easy Talk, ay meron lang akong kunting katanungan. Siyempre, ikaw ang aming head coach dito, ay ikaw muna yung tatanungin namin. Ayan. Baliktad ano, imbes na ako ano ang tatanungin. Pero ikaw, kasi siyempre, okay. Lahat
eh, nagbabase kami sa iyo. Ayan. So yung number one, Coach Mark, noong bago ka sumali sa EC, noong AIM Global pa lang ang pangalan, eh paano po kayo napasali dito sa EC ngayon? Actually, napasali ako, may dumating na dati kong kaklase nung college. Nagtatrabaho na ako noon. Nataon lang na nung panahon na yon, talagang kini-question ko yung sweldo ko. Yan yung nangyari. Kasi nagtatrabaho ako, nagtuturo ako, hoping na magkaroon ng magandang buhay dahil nga pangako ng nanay, mag-aral ka mabuti, maghanap ng magandang trabaho. Nagtrabaho naman, pinagbuti ko yung trabaho ko, naging mabait akong teacher. Kaso nga lang, at the end of the month, lagi wala akong naiipon. Eh, dumating siya, pinakita niya ako ng opportunity. Sabi niya, bro, dito ka yayaman. Actually, sumali ako nang hindi ko alam kung totoong yayaman ako. Alam niyo yun, hindi ko alam. Malay ko ba? Diba? Sabi ko, subukan ko nga. Baka malay mo kumita ko. Ang pangarap ko lang kita ay nun, 10,000, 20,000. Kasi sanay na ako sa pera na 10,000 hanggang 20,000. So, pangarap ko, kahit may madagdag man lang na 1,000, di ba? May meron lang 2,000 ako may dagdag, masaya na sana ako noon. Eh, never ko in-expect talaga nakikita ko ng malaki. So, nung in-offeran niya ako, sige, gusto ko nga subukan. Sabi ko, sinubukan ko. Eh, nung wala kong ipon noon, so, kung ano-anong para na ginawa ko. Tuloy, meron akong konting pera, yun ang nilagay ko doon. So, sabi ko, total, binata ako, wala pa akong mabibigat na obligasyon. Subukan ko lang. So, sinubukan ko lang siya. So, and then, nung nag-start ako dyan, wala pang YouTube, wala pang Facebook, hindi pa masyadong gamit na gamit. Ang mga nakaka YouTube at Facebook lang noon, yung mga may magagandang cellphone, yung may mga ang cellphone na karamihan pa lang namin noon, the keypad. Eh yung cellphone na ano na may touchscreen, bibihira pa lang may touchscreen noon. So talagang ano, walang mentoring na nangyari. Kasi umalis din kagad yon. So yun lang, dumating siya, present niya yung business. Actually, ang nag-present sa akin ng business si Donna. Naalala mo, coach, yung nagbigay nung pang-subscribe ng Zoom? Yung nasa US? Yan, si Donna. Yung nasa US. Siya ang nag-present sa akin noon. Pero hindi siya yung kaibigan ko. Noon ko lang din na-meet si Donna noon. Ayun, tignan nyo. First time ko narinig yon. Kayo, first time nyo din marinig yung mensahe ni Coach Mark, di ba? O yan. Okay. At Coach Mark, tatlo yung katanungan. Pareho lang din sa mga susunod. Yung pangalawa is, paano mo na umpisahan ng kumita noong na-discover mo na yung EC? Hello? Coach? Hindi na ako marinig. Lang, naputol kasi humina yata yung signal ko. Ah, okay. Pangalawa, Coach Mark, is nung nalaman mo yung business na ito, paano mo naumpisahan yung network mo? Paano ka nag-umpisa and then hanggang paano ka nagkaroon ng kita? Ano yung sistema na inumpisahan mo o ginawa mo? Sa simula, talaga nangyari doon, products. So, gumamit ako ng products. Tapos yung nanay ko, meron siyang bukol na maliit sa dibdib. So, pinagamit ko yung products sa kanya. Ang products pa lang po namin noon, complete. So, nung pinapagamit ko na yung si mama ng products, nawala yung bukol na tunaw. So, sabi ko, okay to. Ayan, and then sabi ko, anong gagawin ko? So, ako, bata pa lang kasi ako, pinagtitinda na ako ng nanay ko na ng ice candy. So, medyo may kapal na mukha na ako magtinda. Bata pa lang, nag-ice candy na ako. So, ang ginawa ko, sinumulan ko magtinda-tinda ng kape. Doon ako nag-start. So, ang ginawa ko dyan, yung isang box ng Leven, tinatanggal ko lahat yan sa box, nilalagay ko sa bag ko, tapos pinamimigay ko sa mga gusto kong tindahan. So, sabihin ko, pa-free taste. Doon ako nag-start. And nung nagustuhan na ng mga kliyente, bumibili na sila. Nung naging regular na silang bumibili, ang nangyari na, nagsimulang sumali yung mga tao kasi nga maganda talaga yung products. And napaka-ideal pala nung ginawa ko na yon. And then, sabi ko, yung paano ko kaya magagawa yung business na to, yung upline ko nun, binigyan nila ako ng DVD.
DVD-DVD pa lang noon, hindi pa USB-USB. DVD-DVD. Eh, di ba teacher ako? Meron ako sariling computer. So, doon ko piniplay yung DVD. Ang DVD lang noon, marketing plan ni Sir John, NDO ni Sir Arnel Limpin, at saka yung product demo ni Dr. Ed Cabantog. Tatlong video lang yun. Everyday, pagpagod na ako sa trabaho, pag-uwi ko sa bahay, yun ang ginagawa ko, nanonood. Hanggang sa nakabisado ko yung presentation ni Sir John Aspirin, pati mga mannerisms na, bawat bitaw niya ng salita, nasusundan ko na. So ang ginawa ko na doon, sinubukan ko na mag-present. So lahat ng kakilala ko, yung mga dati kong estudyante, mga dati kong katrabaho, yung mga kamag-anak ko, lahat na yun, presentan ko na. Tapos, binibigyan ako ng update ni Aprodel noon ng kung si nasaan ang mga training. So bumibiyahe talaga ako. Sinabi niya, Mark, may training sa Tugigaraw. Pupunta ko sa Tugigaraw. Mark, may training na Santiago. Pupunta ko sa Santiago. May training na Vizcaya. Punta ko na Vizcaya. So doon ako na-sustain. Una yung retail-retail. Yung pakonti-konting tinda. Tapos pa-attend-attend ng training. And na-amaze kasi ako doon sa ano eh. Na-amaze ako doon sa learnings. Kasi yung mga tinuturo doon sa loob ng training, hindi tinuro sa akin sa college. In fact, dalawang degree na tapos ko. Pero yung mga tinuturo sa akin doon, yung mga wisdom na nakukuha ko doon sa training, wala yun sa college. And ang maganda kasi doon, tumatatak kasi sa akin yung mga tinuturo dahil real life situation ang usapan, hindi bulahan. Kaya sabi ko, totoo, ang dami ko natutunan. Kaya ako nagstay. Yun isa sa mga reason. Kaya ako nagstay nun kahit konti lang yung kinikita ko dahil dahil marami akong nakikita na real life lessons. And then nagsimula ang pinakitaan ako ng mga cheque nila diyan, cheque nila Joseph Lim, yung mga big time noon na mga distributors ng Empowered Consumerism. Doon lang din, sabi nila sa akin, magkakaroon ka ng cheque na yun. Sabi ko, mali ko, bako magkakaroon ako? So, ang dream, first dream na cheque ko, 50,000. Grabe noon. Everyday na pinapangarap ko yan. Everyday pinapangarap ko yung 50,000 pesos na yan. Yan. So, doon ako nagsimula. Nangarap lang din talaga ako. Tapos, nag-enjoy akong natuto. Yung iba kasi, ang habol kasi nila kaagad is kumita ng pera. Kaya minsan pagka hindi na dumating yung pera, umalis na. Eh ako, hindi. Nag-enjoy ako nang nag-enjoy na natuto. So doon ako na-sustain. Ayan. So para ma-produce yung network ni Coach Mark, ay talagang nagbenta-benta kahit sabon-sabon lang diyan, kape-kape, hindi siya nahiya. So I hope na ganun din tayo. Okay. And the last question para sa iyo, Coach Mark. Noong sumali ka, nandun... Nawala. Na narinig. And then, noong nagkakeke ka na? Nag-choppy. Ano yung naiisip? Coach, nag-choppy ka, di ko narinig. Na gusto mong ma-accomplish. Hello, Coach. Nawawala ako? Ewan ko kung ako nawawala o ikaw. Nawawala ako, Coach? Nag-choppy si Coach Janet. Oh, paano? Ano nangyari? Ikaw yung nag-choppy. Okay na. Sige, pakiulit yung tanong. Okay. Ano nangyari kaya? Okay, Coach Mark, yung last question ko sa'yo is, nung nagkaroon ka na ng first check, ano naman yung pangarap mo doon sa first check mo kung saan mo ilaan? Ayun. Sige. Wala si Coach Mark. Yan, medyo nagchichapi ka, Coach. Yan. Oh my God. Pero nung ang unang cheque ko sa EC is 20,000. So that's my first check kasi. Ang cheque na yan ay inipon ko ng matagal. Isang taon. First check ko 20,000 sa loob ng 1 year. Imagine mo yon, o, di ba? First check ko, okay lang kayo? Naririnig nyo ba ako?
Clear ba? Clear. Baka naman ako nawawala. Oo, coach. Naririnig. Ayan. So, ang unang checky ko is 20,000. Inipon ko yun ng 1 year. So, ang hira, ano yun, hindi naman ako nahirapan kasi nga, nag-enjoy ako sa natututunan ko. And then, saan ko ba nilagay yun? Ang ginawa ko doon, pinaserox ko. Yung cheque na yun, pinaserox ko. Tapos, nilagay ko sa bangko ko. Tapos, yung sinerox ko na cheque, actually, hindi ko siya binangko kagad eh. Mga 2 buwan ko sigurong hawak-hawak yung cheque na yun. 2 buwan o 3 buwan kong hawak-hawak yung cheque na 20,000. Tapos, ang ginagawa ko, pinapakita ko sa mga tao sa paligid ko. Ito, may cheque ako, may cheque ako, may cheque ako. Pinagmamalaki ko siya. Tapos, nung nagsawa na ako magyabang, nung nagsawa na ako magyabang dun sa cheque, in-encash ko na. Pero bago ko in-encash, sinerox ko muna. Ayan, yung Xerox na colored. Yan. Kaya meron akong kopya ng cheque na yon. Yun, and then sabi ko, okay, mukhang maganda. Kumita na ako, nagre-retail na ako, tapos marami pa akong natututunan. Ang dami kong tinamaan sa pagpasok sa easy. Di ba? So imagine mo, multiple target, isang ano lang yon, isang yung pagsali ko sa easy, ano nangyari? Kumita ako. Di ba? Marami akong natutunan, ang dami kong experience. Yan. So ang dami nangyari sa akin. Kaya tinuloy ko na ng tinuloy. So hanggang sa dumating yung time nga, yung isa sa mga turning point ko, actually noon, masaya na ako sa 20 mil talaga. Masaya na ako sa 20,000 talaga noon. Saya-saya na ako noon. Talaga enjoy na ako. Proud na ako doon. Siguro dahil hanggang doon lang yung saklaw ng utak ko. Hanggang 20,000 lang yung laman ng utak ko. Hanggang ito si Apresti, nalala niyo si Coach Resti Pilios, yung guest natin ng isang araw, pinakitaan niya ako ng cheque na kalahating milyon. 2 cheque, kalahating milyon. Doon ako nawala sa sarili. Doon ako nabuang. Doon talaga ako, alam mo yun, doon bumaliktad yung mundo ko. Bakit? Alam mo, sabi ko, pwede pala yun. Pwede pala kumita ng ganong kalaki. Kasi sila Presti, alam ko yung buhay ng mga yan eh. Kasamahan ko lang yan na nagmomotor. Nakikitulog-tulog nga sa akin yan eh. Pero nung pinakita niya ako ng cheque na kalahating milyon, nalula talaga ako kasi ako, nagtuturo ako, professional ako, ang taas ng pinag-aralan ko, ang tawag sa akin na lahat ng tao, sir. Siyempre ganoon ang teacher na tawag sa inyo na lahat ng tao sa paligid mo, sir. Pero si Apresti, may kalahating milyon, 2 piraso na kalahating milyon. Sabi ko, pwede pala yon. Nung naniwala ako, doon bumaliktad yung mundo ko, nung naniwala ako, sabi ko, kung nangyari kay Apresti yan, mangyayari rin sa akin. Kasi nangyari sa kanya, ibig sabihin, posibleng mangyari sa akin din yon. So doon nagbago yung pananaw. Alam nyo guys, ang isa sa pinakamalaking lesson na natutunan ko, once na maniwala ka na kaya mong gawin to. Once na maniwala ka na kaya mong magbago. Kasi ako noon, hanggang 20,000 lang talaga yung utak ko eh. Pero nung na-expose ako doon sa check-in ni Apresti, nagbago talaga. Naniwala talaga ako na pwede mangyari sa akin. Tapos sinugundan pa ako ng Apresti. Alam mo, sabi niya sa akin, Mark, huwag mong i-compare yung kwento mo sa kwento ko. Sabi niya. Bakit naman? Sabi ko, ha? Kasi ikaw nagsisimula ka pa lang. Ako nakakalayo na. Kumbaga sa kwento, chapter 2 ka pa lang, ako chapter 25 na. Magkaiba tayo ng kwento. Ang kailangan mong tingnan, Mark, yung kwento ko nung chapter 2 rin ako at yun yung gayahin mo. Kasi pag nagaya mo yung chapter 2 ko, yung chapter 25 mo, kagaya nitong sa akin. Para niyang sinasabi na gawin ko kung ano yung ginagawa niya nung nagsisimula siya. Kasi pagkatagal ko sa empowered consumerism, yung kinikita niya ay magiging kita ko rin. So sabi niya sa akin yun, pre-namise niya sa akin. Sabi ko, gusto ko yun. Kasi bakit? Eh syempre, sino ba naman ang ayaw na kalahating milyon, di ba? So doon talaga umikot yung mundo ko. And doon ko pinag-aralan yung negosyo. Sabi ko, anong ginagawa nila? Ba't sila kumita ng ganyan? Anong meron? Ano yung ginagawa nila na hindi ko ginagawa? Ano yung ginagawa kong kulang? Anong ginagawa kong sobra? Nasaan yung sikreto doon? So doon ako nag-aral na talaga na nag-aral. Yan. So yung mga sikreto na natutunan ko doon, ini-apply ko sa business. And good news, yung mga check-in na Presti, meron na rin ako.
Bakit? Kasi yung ginawa niya, yung sikreto niya, ginaya ko lang din. Yan. So ang goal ninyo ngayon, ano kaya yung sikreto nila? Ano kaya yung ginawa nila? Yun yung sikreto. Yun yung dapat maging laman ng journey nyo. Yun yung laman ng kwento nyo, laman ng paglalakbay nyo dito sa mundo ng easy. Ano yung ginagawa na kumikita na hindi ko ginagawa? Bakit sila kumikita, ba't ako hindi? Anong meron sa kanila, anong wala sa akin? Yun yung gagawin nyo. Kasi bakit? Ito nga yung tinatawag natin na copy business. Gayahin mo kung ano ginagawa nila, yung nangyayari sa kanila, mangyayari rin sa iyo. Ganun lang yun. Parang recipe lang yun ng pagkain. Basta't masunod mo yung recipe, maluluto mo yung pagkain. Walang sikreto. Pero alamin nyo kung anong nangyayari. Yan. So mula nun, lalong lumaki yung kita. And then, ayun, nag-enjoy, nakapundar. Nagkaroon ng maraming investments. Yan, medyo lumuwag naman yung buhay, hindi na kagaya ng dati. Nakatulong-tulong naman sa ibang tao. So sa ngayon, ang isa sa mga priority ko ngayon ay yung mga leaders ko naman na gusto kong kumita. Kayo naman na gusto kong kumita. Ayan, so, kaya dapat pero ito lang, hindi ako ang tatrabaho sa kita nyo. Ang tatrabaho sa kita nyo, kayo. Ang trabaho namin, i-guide lang namin kayo. Kumbaga, ikikwento lang namin kung anong ginawa namin. Pagkatapos nyo marinig yung kwento namin, pagkatapos ng kwento namin, kung ano ang gagawin nyo, yun yung magde-determine kung ano yung magiging future nyo. Yes, tama talagang nakakabali talaga ang isang easy. Kaya ayaw ko nang tigilan. Okay, palakpakan naman natin si Coach Mark. Grabe, I hope na narinig natin lahat kung paano niya minanage ang kanyang pangarap bilang isang easy. Ito ay part-time job niya lang. Okay, kasi nagtuturo na siya. Okay, college. Coach ng Macau, si Coach Regir, Mary Jane. Ayan. Okay, Coach Mary Jane, yes, kamusta Coach po dyan? Naghahanga. Parang naghahanga. Hindi ko masyado marinig. Parang choppy talaga. Hello. Good morning, everyone. Salamat po, Coach Mark. Maganda po yung magandang learnings po na katulad namin na bago pa lang din. Bago daw nag-uumpisa. Coach, naririnig niya ako, yes, Coach? Yes, di ba? Nakaka-inspired. Yeah, nakaka-inspired talaga. Oo, naririnig ko. Di ba? Nakaka-inspired. Sa, kaya yan, tularin natin. Okay, pwede nang ulitin ulit next time. Kasi every Thursday and Friday po natin gagawin ito. Yung The Easy Talk. Yan. Okay. So, parang umiikot yung mundo natin. Sa akin, nag-chat-chat. Umiikot? Anong nangyayari? Pero naririnig po ba ako? Naririnig kita, Coach. Diyos ko, minsan talaga ganito na ba ang internet? Okay, Coach Mary Jane. Wala, Regir Mary Jane. Paano ba yan? Paano bang... Coach Regir na lang po. Medyo okay, mabilis. Okay, Coach Regir na lang. Yeah, mas simple. Okay. As much short pang big kasi ang hirap talaga yung Coach Mary. Ang haba kasi. Kaya ang ko dyan, Coach, is MJ na lang. MJ. Hindi na Mary Jane. Kahit ako ayaw ko din kasi mahaba. Okay, ganito na lang, Coach Regir na lang. Nailagay ko ayun, sa... Mas maganda pa. Mas maganda yan, Coach. Type ko yan. Okay, so Coach Regir ng Macau. Okay, ilang taon na po ba kayo sa Empowered Consumerism? Siguro ngayon is mga 5 years na. Pero hindi siya continuous talaga. Pahinto-hinto lang dahil nga sa trabaho. Di mas lalo naman, Coach, nitong nagka-pandemic. Hirap po talaga kami as in sa products. Wala pa tayong office diyan. Ano po? Oo, wala po kasing office dito sa Macau. Paano yung nakukuha yung mga products nyo?
Before, nung hindi pa naghigpit ang Macau costume, nakakapagpa-DHL kami individual. Minsan, tatlo kaming magkakaibigan, nagpapaship ng through DHL. Siyempre, kahit anong-ano talaga mahal yung ano, no choice naman eh, yung pa-shipping. Yun lang. So, okay. So, ibig mong sabihin, Coach Regir, noong maluwag pa ang office, nung hindi pa na-discover ang ating product dyan, ay sige lang ng sige. Pero, okay. So, dumating yung time na na-discover nila yung pagpapadala natin ng mga product na ito. Oo, galing Pinas kaya nag-fit. So, hindi lang pala pa rin. Ganun pala talagang naghigpit din sila sa custom dahil sa pagpapaship ng easy product. Okay. And then, paano na? Nakakapagpaship pa rin ba ng pakunti-kunti o as in nawala ng paship papunta ng Macau? For now, meron pa din. Katulad lang noong April 28, meron talaga kaming ka-easy partner dito na hold talaga as in binalik sa Pinas yung products. Kinausap na nila yung Macau government, hindi talaga pwede. So, ibig sabihin, na-hold siya sa custom. Yes. Dala niya, hand carry, kumbaga. DHL. DHL. Or FedEx. Or FedEx. Ganun so, ang ginawa nila. Na hindi na pinapayagan ng taga-custom ang ating product dyan. Paano na yung mga gustong magka-product kaya? Pero si Coach yun Leticia, lang ang problema. Meron naka-receive. Meron naman. Four box lang ng C24. Nakakalusot. Meron din, Coach. Okay, very good. Four so, box, ganun din dito. Parang ganun lang. Kaya mas maganda. Oo, hopefully sana talaga magkaroon talaga kami dito ng office kahit maliit lang. Parang ano, kasi talaw talaga kami katulad ngayon sa pang PMA namin. Katulad ako, may products nasa Pinas. Yung mga pang PMA ko nasa Pinas, yes. Hindi naman namin agad-agad maipadala dito. Yun lang. Ang malaking hassle talaga sa amin na nandito sa Macau. Pero before Coach, before ng pandemic, sa Hong Kong, mabilis ako pumunta ng Hong Kong. Kaya walang problema. Nagdadala ka ng product from Hong Kong? Oo, pumupunta ako talaga doon kasi yung isang downline ko, isa company. So yung ticket namin, yung staff price talaga. So ang bilis kong pumunta ng Hong Kong, 3 hours lang. Makakabalik na. Pero nung higpit na talaga, wala na. Nag-pandemic na, wala na. Andin ngayon, malaking problema namin kasi FedEx, hindi na rin po pwede. DHL, hindi rin po pwede. Pero hindi ko lang alam kung talaga may makakalusot pa kasi ang sabi, $4, ang mahal naman ng bayad sa DHL, Coach. Tapos 4 box lang. Oo. Papayag sila 4 to 6 bucks lang talaga. Nakausap ko din mga custom, 4 to 6 lang talaga kasi. Per head lang yun. Kasi, if personal use lang talaga. Yes. If more than that kasi, hindi na sila maniwala talaga na this is for our personal use only. Okay, anyway, pero yung pangarap mo bilang isang aim ay hindi mo naman na i-give up. Despite paghigpit ng ating products. Yes. So maganda yan at tuloy-tuloy lang yan. Oo nga, Coach. Okay. As of now nga, para nga sa ganitong sitwasyon nga namin dito sa Macau, ibumuo kami ng committee. Yung talagang legit na distributor ng M Global, may committee kami. Yun nga ang inaano namin talaga na porso pa rin namin yung business, which is maraming kalaban. Kasi may product sila eh. Yun ang ano namin. Kung sabihin, maraming kalaban yung ibang company. Oo. Okay. Yes. Katulad niya, may food supplement din. Alam na natin kung anong mga yun eh. So which is na sila yung may supply. For the meantime, yung iba, yun ang ginagamit. Lalo na ngayon sa panahon ganito, kailangan talaga. So kami naman, hanggat makakalusot, makakapagpadala ng products, nagtutulungan na lang kami nasa easy company.
Oo, tama, kami tama. Mga distributors, nagtutulungan, nagbibigayan na lang ng products. Personal use na lang. Wala na. Wala na yung sabi mong kikita. Wala na kasi yung imbes na kikita kami, napupunta sa pambayad, sa DHL. Okay. Coach Regir, sa pangarap nyo na yan, nasubukan nyo na bang kinumbinsi isa sa ating mga taga-head office or kahit sino na isang taga-head office? Yes. Mismo ito, mismo sa group chat, si nakikiusap na kami kay Duke Ed mismo. Okay. Sabi nga noon, soon naman talaga magagawa naman ng paraan. Kaya sabi nga namin, hopefully talaga, yun talaga nga asahan namin kasi direct naman talaga na alam na nila Sir President yung ano namin problema. Oo, kasi kapag nakakausap nyo si Dr. Ed regarding sa pagiging pagkakaroon ng office natin diyan, I'm sure na nasa isip niya yan. And syempre, alam nila yan. Kasi opo, yun naman ang nasa kanila na every place ng mundo ay talagang lagyan nila ng brands. Kaya lang, syempre, nagbago kasi ng panahon, di ba? Alam na natin mm-hmm. kung ano yun, nagbago ang panahon, kaya medyo naaantala yun. Pero, yun nga. Yung mindset nila or yung plano nila, I am sure na nakasulat na lahat yan. Ano yung mga sumusunod mm-hmm. na gagawin nila. Alam na nila yan. So, maghintay lang tayo. Yun na nga. Always be patient. Yes, and don't yes. or never, never give up your dreams. Diba? Yes, never give up. Yes. And now, nakikita ko naman na prime ka silver executive. Oo nga. Executive? Tuloy talaga. Is it pa lang. Okay, no, see. So, ibig sabihin talagang you are very committed to your dream kasi yes. Still na you are doing very well your business, di ba? And aside that naman. But with your downline. So, that is the good thing. Na kahit we are also the same here in Bahrain. We are lack of product but you know, talagang ang dami kong ginagawa. Kahit pa makipag-depatehan na ako diyan sa kosong kung saan-saan makarating lang yung product. Pero alam nyo, nakukuha lang minsan sa magandang salita lang talaga. Kaya paraan na lang talaga, coach. Ano, yun. Para-paraan lang. Ayan naman talaga yung para-paraan. Ayan, yung mga habits natin, para-paraan lang. Oh, diba? Pero walang una-unahan. Oh, diba? Hintay-hintay yan lamang. Parang magtanim ka ngayon, maghintay ka lamang hanggang mamunga. Oh, hindi naman pwedeng mamunga muna bago ka magtanim. Oh, ganun lang ba, diba? Okay, yun. Napakaganda naman yung plano nyo na yan. I hope na marami kayo dyan at ikayatin pa. I hope na makakuha din ako. Yes. Pa ako member dyan. Okay, so noong unang araw na na-invite ka dito sa Empowered Consumerism, ano naman yung pakiramdam ng bagong na-invite? Ano naman yung mga pumapasok sa isipan mo? Ay, hindi po ako coach na invite. Okay. Parang ako po yung kusang nagtanong kasi that time sa Hong Kong pa ako. May nakapagsabi dahil nga doon sa thyroid gland kasi ako meron. Ah, okay. Ang habol ko lang talaga is yung product, yung sabi nila C24. So sabi nga ganun, okay, puntahan mo si ganito, kausapin mo. So ang ginawa ko, ayan, shout out pala kay Ate Babes. Siya yun. Doon sa Central kasi, may nagsabi, punta mo yung ganun tao, kausapin mo. Ako talaga yung nag-approach doon sa tao. Ako yung, saan tayo mag-uusap? Ganito, ganyan. Saan? Eh, Hong Kong naman, sa tabi-tabi lang. Yun lang. Sabi ko, sige, patunayan mo sa akin, pakita mo sa akin yung proof na totoo nga, mga video, sinindan niya ako. Sabi ko, sige, kinabukasan, okay, walang problema. Yun lang. Doon na ako nag-ano. Tapos, pero, hindi ko alam na negosyo pala yan. As in, kasi ang hapon, oo,
wala akong kaalam-alam dyan, coach. Kasi ang habol ko, gumaling ako, hindi ako ma-opera sa Hong Kong. Ang habol ko is yung C24 lang talaga, wala akong pakialam sa... Product lang talaga ang gusto mo. Oo, as in product lang. Tapos siguro after a year, nakikita ko sa mga, yung mga nag-friend request, sabi ko, bakit may mga po sila, yung iniinom ko na product is bakit ganun? So binabasa ko. So parang, sabi ko ano to? So parang inaral ko siya kasi training wala. Yung mga ano, sa mga YouTube lang ako nag-ano, nanonood lang ako. Yung mga ganitong drop chat, wala talaga. Wala lang, basta ako inom lang ako ng C24, yun lang ang akin, yun lang ang goal ko, gumaling ako. Wala nang business. Tapos wala nung mo ang business, basta gusto mo lang na gumaling yung sakit mo. Gumaling lang ako, wag ako mauwi ng Pinas at wag ako maoperahan kasi hindi talaga 100% yung operation na talagang successful siya. So ang nangyari na noon, nakikita ko sa Facebook, ah bakit ganito? Kumikita pala diyan. So ang ginawa ko, kahit coach ang mahirap pa noon, once a month lang ang holiday ko. Pero nagawaan ko pa rin ng paraan kasi yung coach, yung sponsor ko nga si Ate Babe Sabiniana. Siya lagi yung inaano ko, sabi ko, "Te babes, may kausap ako, pwede mo bang i-meet?" Sabi ko ganoon. Ganito ganyan ganyan, ikaw nang bahala diyan, basta sige, bahala ka na, kidnapin mo na or ano yung kasi yun ang uso namin noon eh. Kidnapin mo na ganyan ganyan. Tapos sila yung magmi-member eh, under sa akin para akong naging ano coach yung diagram. Halimbawa, gusto mo ng 7 heads. May diagram ka na susundan. Ako wala akong alam eh. Basta ang akin, oh, kaibigan ko, nag-member. O sige, basta yung lagay lang ako ng lagay lang ng lagay ng ganun. Wala talaga total yung diagram. Structure. Tapos, wala. As in, totally wala. Basta ang akin, may gustong sumali. O sige, basta pasok lang. May gustong sumali, sige, pasok lang. Naging buaya ako. Tapos yung pala, okay. So, balik tayo doon, Coach Regir. Noong naalo ka, nakakuha ka na ng product, prinesentahan ka naman ng mga video clips ng about empowered consumerism. So, nagpa-member ka na kaagad-agad? Ora mismo, nung in-approach ko yung isang tao, yung sponsor ko. How many packages naman yung kinuha mo? Pito pa yun. Ano? Isang package lang kasi ang explain sa akin kasi since nakailangan ko talaga yung products, pag mag-member daw ako, automatic akin na yung 25%. Eh syempre habol ko yung discount. Discount, yes. Oo. Kasi talaga kung sa ano matagalan yung inuman ko kasi nga gusto ko siyang i-cure talaga, which is na hindi ko pa alam na yung ganun-ganun. So, on the spot, sige, sabi ko, bibili ako ng isang account lang. Wala, hindi ko alam yung 7 accounts, yung 3 accounts, wala. Basta ang sabi lang, mag-member ka para ma-avail mo yung 25%. Eh, hinabol ko yun. Kasi bibili at bibili ako after nung 7 bucks or 5 bucks na blister pack na C24. Kung that so, time nag-member ako. Yung package na may 4 na C24/7. 5 pa yun. 2012 yun eh. Basta ang akin, product lang. Wala akong ano na business. Tapos yung lately na, sabi ko, nung nandito na ako sa Macau, inaaral ko, sabi ko, may ano palang ganito, nanonood na ako yung sa mga ano ni Sir Aspirin, si Mr. Yeah. Excitement. O, yun ang paborito ko talaga. So, pinapanood ko na siya. Sabi ko, eh, ganito pala. Mayroon pala dapat susundan. Kung gusto mong makuha yung malaking kitaan, kailangan may technique ka. So, ang ginawa ko, nakadalawang account lang ako. So, ang ginawa ko, ginamit ko yung pangalan ng anak ko. Doon na ako nag-focus sa anak ko. Talagang naka-mindset na ako na bubunuin ko yung 15 accounts. Doon ako nag-focus. Yes. Pero itong okay. Mother account ko, okay lang. Mm-mm. And then so, habang gumagamit ka ng product, ano naman yung mga epekto sa'yo? Malaki siya, coach. Kaya doon ako naniwala. Kasi before ako uminom noon, yung hapo, yung kunting lakad lang,
pagod ka na. Kasi meron na siya talaga. Coach, dahil upirahin lang ako, dikdik ko na yung recommendation ng doktor na pipirmahan na lang ng employer ko. Uh-uh. So, umiinom na ako nung una para akong sinasakal. Sabi ko, te, bakit ganito? Parang hindi ako makahinga. Sabi, hindi. Pero in-explain na sa akin na kapag ganun daw ang reactions, meaning may ano sa'yo yung iniinom mo. Ano pa yun? Kapag? Kapag yung mga, yung matrigger yung ano mo, yung nararamdaman mo. May reaction or magre-react yung pag may reaction daw. Okay. Oo. Yun ang sabi, kapag may reactions, maganda yon. Kasi meaning, nag-ano yung nararamdaman mo para siya talaga doon. Kung ano yung sakit mo at yun ang naramdaman mo talaga, yun doon. Eh ako, dito talaga sa lalamunan. Kasi nandito yung problema ko eh. Oo, sabi ko, sa ano, pala yun. Oo. So hanggang ang ano sa akin, twice a day, 1 week is one capsule. Every day yun. And then after 1 week, twice a day. Hanggang the next day, nag-3 times na ako, hanggang 5 months yun, Coach Diretso. Hanggang ngayon pa rin, lalo na sa panahon ngayon, talaga hindi ako nawawalan yan. So, ibig kong sabihin na hindi ka na na-operahan. Hindi, Dok. Ay, that Coach, ayan siya, oh. That means, take mo na si 24/7. Yeah, I si believe 24 lang, walang iba. Kliyente ko talaga na isa dito nagtatrabaho pa sa pharmacy yung isa. And then ngayon, pinapagamit namin yung nasa Sambuanga. Ayan, apat na boxes every month. Ang laki yung goiter niya noon and then ngayon maliit na lang. Maliit na lang. So talaga na I believe na the 24/7 is the very powerful na product natin talaga. I yun believe lang. Talaga. Yun talaga. So much. Kasi talagang noong nakita ko yung goiter niya is ganyan ang laki. Talaga pinuntahan ko siya. And then habang nagte-take siya, pero 3 times a day siya nagte-take. 3 times a day. Pero syempre, minsan hindi stable yung pera natin kaya hindi naging diretso yung pagte-take niya. Pero ganun lang pala talaga yung goiter kung ganyan kalaki and then pag lumiit na ay talagang liliit. Wala. Pero yung mark niya, nag-mark siya noong gaano siya kalaki, hindi natatanggal. Pero makita mo yung bukol is talagang na-flat. Anong naramdaman ako mo? Naman, ako naman. Ako naman, wala. So, naman. Ayan. So talagang powerful miracle. Talaga. Mm-hmm. So may miracle talaga sa... Si 24 talaga. Kaya yun talaga nire-recommend ako. Yes, 24/7 is very effective for goiter talaga dahil dalawa na yung kliyente ko. Meron din ako, Coach, na tulungan yan, isang Indonesian dito sa Macau. May goiter, goiter din. Oh, goiter talagang malaki na yung mata niya. Tapos ito, talagang malaki na talaga yung ganyan dito sa mas time. Malaki yung mata kaysa sa goiter? Oo. Goiter? Ha? Yung talaga, mata kaysa yung goiter? Yung goiter niya is malaki. Pati yung mata niya lumaki talaga. Kasi goiter yun talaga ang ano, oo. Tapos yun din, nagti-3 times a day din siya ng C24, ang tagal din. Tapos ngayon, lately lang nakita ko siya naglalaro ng volleyball dito sa Macau. Wow. So, member na rin siya? Iba naman, sa iba siya nag-ano yung parang sa ano nila eh. Hindi siya nag-ano sa akin that time. Oh, hindi mo siya nakilala pa. Okay, anyway, so yan ang the best na i-share mo yung story mo doon sa epekto ng ating C24/7. Very good. Okay. So yan yung first story mo naman noong bago ka sumali sa Empowered Consumerism. Yes, okay, noong na kasali ka na dito sa Empowered Consumerism, ano naman yung mga balak mo na kailangan mong ma-accomplish? Sa ngayon? Marami. Number one, makauwi na ako talaga sa Pinas. Yun lang ang akin. Siyempre, makasama ko na yung mga anak ko. Ayaw mo nang kumita? Gusto mo lang umuwi? Kumita, siyempre. Ah,
Siyempre, okay. Ang ano kasi sa ngayon, ginagawa ko siya dito sa Macau. May maiwan man ako dito na mga downlines ko. Parang sila na rin yung susunod sa ano ko dito. Sila yung mag-create naman ng group namin dito. Yung ganun, iiwanan ko na silang stable. Yung parang ganun, kaya na nilang tumayo. Ang problema ngayon, coach, lahat ng ano ko, ako pa rin talaga. Ako ang kumikilos sa mga downline ko. Pero alam nyo ngayon, kung yan ang decision mo, coach, na umuwi na at ipagpatuloy yung negosyo mo, yes, doon sa Pilipinas and then let them be there, is kayang-kaya niya, nila yan. Kasi, oo. Wala silang choice. May online na eh. May online as na eh. Na nandyan naman yung online, nandyan naman tayo online. As long na nandyan yung Facebook, ay hindi naman tayo magkahiwa-hiwalay. Nandyan pa rin yung communication natin. So, huwag kang mag-alala. Pero, syempre, humiwalay sa kanila, ay, bigyan mo sila ng kailangan naka-equip na sila ng malalim na pundasyon bago mo sila iwanan. Yun para parang natutulog ka na is sila naman na yung gumagalaw para sa iyo. So ganun at the end. Okay. So since then up to now, ano naman yung mga na-reach mo na dito sa Empowered Consumerism? Yung sa income naman, since okay, yung simulan nag-pandemic kasi mahirap kami magbitaw ng cash. Kasi wala, hindi pa naman namin alam katulad niyan, kailangan namin na mag-PMA, kailangan namin bumili ng products. So hindi naman kami, hindi ko, ito personal kong opinion ha, hindi ko rin naman alam talaga gano'n na paano ako bibili ng products direct sa office. So nung lumabas yung Easy Mino, yung Easy Wallet, sabi ko, may Easy Wallet pala. Sabi ko, kailangan kong mag-PMA, kailangan ko ng products at may user ako talaga dito na before 3-4 bucks a month talaga siya. So kailangan ko siyang supplyan. So sabi ko, kailangan ko talagang kumilos kahit walang income, basta kailangan may codes ako. So ang ginawa ko, halos every time, every month, every 2 months, kinukuha ko yung pera ko doon sa AC kasi mas mabilis eh. Lang nasa so bahay yung na yung product. Yung earnings mo ay ginagamit mo na doon yun sa lang ginamit ko. Sa AC siya para makabili ka ng PMA mo. Very good. Maganda. Kaya yun lang talaga, malaki talaga din yung tulong yung sa AC wallet natin. Katulad the other day lang, noong 30 nga, sabi ko, wala akong pang PMA. Kailangan ko talaga mag-PMA kasi ayoko ngang malaglag doon sa Prime. Yes. Yun nga, nag-double maintenance ako kaya wala pa rin laglag. Pero this month talaga, ipupurso ko talaga na matakpan ko siya. Sa awa ng Diyos, kaninang umaga, natanggap ng anak ko yung package ko galing sa office. Noong 31 yata yun. Nag-order lang ako, nag-easy wallet load ako. Tapos bumili na kaagad ako ng products na tatlong blister na C24, tapos isang RP. Kanina na-receive na ng anak ko. Ang bilis lang, napaka-convenient. Yes, mabilis ang servisyo ng Empowered Consumerism talaga. And then free delivery na rin kapag more than 1,000. Diba? Yeah. Ayun, tri-tri, kaya free talaga. Tama, tama. So 'yun ang kinagaganda ng isang nasa Easy dahil ang company natin ay lahat ginagawa para lang sa ating kinabukasan at para sa the easiest way para ma-reach natin yung mga hindi natin makaya na bilang nasa malayo ang office, 'di ba? So, pwede ba mag-commentan ng I Love Easy? Ayan, I Love Easy, power na power. Ayan. Okay, so gulatin niyo naman ang ating chat box diyan. I Love Easy talaga. Never ever na kalimutan natin 'yan. I Love Easy talaga kasi Empowered Consumerism is always empowering us
Di ba? Yes. O sino ang ini-empower talaga ng empowered consumerism? Tayo, mga consumers. Yep. Shout out pala sa mga taga Macau. Yeah, mga sure, partners. Sure. See you soon. Okay, so ayan. Okay. Mga partners in Macau. Kasi coach, nagpagawa kasi kami ng t-shirt, sasabihin ko na rin. Nagpagawa kasi kami ng easy t-shirt. So parang kami talaga individual, nagporsige talaga kami para naman meron kaming iaano sa 15th anniversary ng easy. Ah, wow! Tapos ay, mga yes, guys, sa Bahrain, meron marami naman tayong t-shirt. Ha? Ayan, maalala ko nga rin yung mga t-shirt. Pero paano naman tayo maririnig? Paano naman tayo makita? Wala naman tayong Zoom. Ay, hindi bale, mag... Ay, hindi. Paano kaya? Di ba may official page naman? I-post na lang sa Facebook. Siguro, ganun na lang. Sa official page, no? Yeah. Ay, coach, okay. Wala kung ano. Walang international yung mga video? Yeah, doon sa live, pakisulat ng I Love Easy, taktakin nyo na ng I Love Easy. Ayan, para magulat na lang yung mga iba na talagang we love easy. Ayan, talagang mahal na mahal natin ang easy dahil isa, siya yung bumubuhay ng ating diwa, diba? Gumigising tayo para lang mabuhayan ang ating mga pangarap. Eh kung wala yun, walang gigising sa atin, diba? Okay, Coach Ray here. Sa trabaho niyo po, ano ba yung mga daily routine na ginagawa niyo? Ah, sa trabaho ko na. Sa akin naman, morning, once you get up in the morning, ano yung start na ginagawa mo? Or gagawin mo? Siyempre, thanks God, nagising ka. And then yung mag-check na ako ng Facebook ko kung ano yung mga update ko doon sa newsfeed ko about easy. Anong oras na kasi ako nagigising? 8 o'clock na. Ay, coach, matagal pala yung oras natin, ano? Yung gap natin? Dito sa Bahrain is alas 5. Dito is alas 10 na dyan. 10 na dito, oo. Yeah, 5 ako hours pala. Oh. Okay, so pagkagising mo, hindi pa na na-open yung mata mo, nagfe-Facebook ka na? Nag-check na kung anong update sa mga, ano, sa group chat, sa easy, anong meron. Naman. Tapos may magpe-prepare na. Pagdating naman sa work, yun na naman. Pagdating naman sa work, kasi ako lang mag-isa. Kaya yung 8 to 5 ko na, ano, ay, no, yung 10 to 5 ko, 10 a.m. to 5, kung saan talagang easy talaga yung ginagawa ko. So, gaano kadalas na ginagawa mo yung pag-prospect? O paano, ano, gaano kadalas yung oras na nagagawin mo yung part-time mo dito sa easy? Anytime naman kasi, coach, kasi ako lang mag-isa sa bahay, wala yung aking boasting. So hindi ka nasasakal. Oo. Kaya kung halimbawa, may mga inad ako sa Facebook. Pag once na inaccept ako doon, syempre magrarapon ako sa kanila, ay ganito kanito, tatanong ko na, taga saan kayo, ganito ganyan, ano bang pinagkakamalan? Syempre wala muna business. Pakilala muna, kumustahan muna. Yung ganun lang, basta i-accept ako, coach, yun ang pagkakataon ko na medyo mag-i-step by step na ako. Oo. Gaano kadalas, ilang beses ba sa isang araw mo ginagawa yung pag-prospect? Depende. At saka ilang tao ang kaya mong kakausapin sa isang araw? Minsan tatlo, depende sa kulit. May makulit talaga na minsan makikipag, yung lalo na yung may nega. Yung mga nega talaga, inupuan ko talaga yan. Hindi, kasi ganito ganyan. Nag-member ako dyan, bakit hindi ako kumita? Yung mga ganon. So, syempre ako naman, coach, since na kung sa ano, matinong networkers, ayoko naman pati kami is masisira, uupuan ko talaga yan. Sabi ko, hindi naman company ang i-scam. Depende kasi sa tao yan. Hanggat hindi ko siya makuha, hindi ko talaga siya titigilan. Minsan, isa o dalawa lang.
Depende lang kung sa kausap talaga. 2 to 3 people a day ang nai-invite mo sa isang araw. So, ibig sabihin, maluwag ka sa oras. Okay. Maluwag. So, kaya nga, ito pa, adjust, idagdag ko na lang. Kaya nga, ito pang inaano ko nga. Kasi, if ever talaga na magkakaroon kami ng office dito, hopefully, sabi ko nga, malaki talaga yung time ko na pwede akong tumulong sa kanila. Kasi, after 9 PM ko, akin na oras din eh. Akin ng oras ko. Kaya okay lang talaga. Yes, tama. Okay. So, ganun talaga ang ambition mo ngayon para baguhin yung mundo mo. Oo naman. Lahat kami dito. Kung sa ano kami lahat ng easy, mga easy partner ko ngayon, talagang nagpo-push kami talaga. Kailangan hilaan talaga kami, hindi yung magkakanya-kanya kami. Yun ang inaano namin na magkaisa kami, magkaroon lang kami ng office, bahala na kami yung mga katulad niyang Saturday, Sunday na yung, ang tawag dito, yung mga orientation. Bahala na kami mag-provide doon since na pandemic, wala naman makakapunta. Kaya sabi ko nga, pag nagkataon talaga na ganito, mapupursige na bawat isa sa amin na gumawa ng mga task, na magkaroon ng bawat isa ng task. Kayo lang din naman ang inaano namin. Kasi coach, before, nagpupunta ako lagi sa Hong Kong, eh syempre yung office na pinupuntahan ko, maliit lang yun. Yung sa kabila, doon talaga nag-OPP. Kahit lang 2-3 yung tao, yung invite, okay lang. Sila-sila lang din ang nag-OPP doon. Yun din ang gusto kong i-apply talaga dito sa amin. Maraming magagaling dito sa Macau. Yes. Before pandemic, ayun. Now is online na. Mabilis na lang. Kailangan lang na mayroon kayong isang leader na matatag. Mapagsikapan kayong ituro, mapagsikapan kayong ituro, buuin, magkaroon ng ganito, pundasyon. Ayan. Para yun nga, coach, ang inaano ko. Kaya nung kasi ganito, yung sa committee, may committee kami, coach, talaga, sa totoo lang. Si Part Leticia, yun, isa sa mga ano ko rin yan. Ako'y talaga yung maingay doon sa ano namin. Pero yung committee, ako yung secretary namin. Ako yung maingay. Ako talaga yung nagpuporsige. Kaya nung makita ko si Coach Leticia, sabi ko, gusto kong magkaroon ng ganito, yung mga ganyan. Paano ba ako sa college yan? Sabi kong ganon. Eh, pero nag-follow na po ako sa inyo. Pero hindi ko alam yung mga nilalaman ng mga task na binibigay mo. Kaya nung naitanong ko lang kay Coach Leticia, nung sinabi niya, Coach, ganito. Ay, gusto ko. Sabi kong ganon. O sige, mag-message ka sa kanya. Kaya on the spot, nag-message ka agad ako. Sabi ko, ay, salamat naman. Kaya yun na, ito na. Ang empowered consumerism. Tignan mo yung likod mo. May C24/7 doon nakikita ko. Marami ako niyan, coach. Bawat room ko, meron yan. Ah, okay. So, may picture ka talaga. Diyan mo mapapansin na isang aim ay mahal niya ang company, mga products belong to the company na is everywhere na nasaan siya is dala niya yung pangalan ng empowered consumerism. Ayan, so gusto niyang baguhin talaga yung mundo niya bilang isang aim kasama syempre ng kanyang mga downlines. Okay, so last question, Coach Regir. Okay. Ano naman yung pangarap mo? Kasi hindi pa natin nasasagot yun. Ano yung pangarap mo ngayon na pagdating ng araw ay makamit mo? Gusto mong makamit? Ano ba yung mga gusto mong makamit na galing dito sa empowered consumerism? Ano yung mga gusto mong... Ganito. Okay. Number one, through sa easy na business na to, makaka-uwi ako ng Pinas. May tutuloy ko doon. Oo, makaka-uwi ako. Doon ko na siya itutuloy with my kids. Kasama ko na yung mga anak ko. Yun na lang. So wala ka bang plano na, syempre, aside sa pag-uwi mo, dahil yan ang plano ng mundo mo ngayon, is wala ka bang plano na magkaroon ng house and lot, car? Coach! Na-turnover na yung aking sanaek. 2 units.
Oh, yun ang gusto naming mamarinig. So yun dapat. Secret kasi yun eh. Yes, so dapat declared. I-declare mo yun kasi di ba? I-declare talaga. Oo, kasi there's no secret sa success. Makita na makita ang inyong success sa pamamagitan ng mga ari-arian mo, mga na-accomplish mo. Tama? Yan, yes. Kaya walang sekreto sa pag-asenso. Diba? Sabi ni Coach Mark kanina, talaga. Oo nga. At itong business na ito is very easy lang kasi nandoon yung copy and paste. Copy and paste lang. Especially sa mga skills, copy and paste. Isa lang ang dapat nating dapat maging stable. Ano yon? Maging consistent tayo. Yes, yung magiging positivity natin. Kailangan magkaroon tayo ng positive mindset. Ayan, kailangan natin yan. Otherwise, kapag hindi mo yan na sustain or na maintain, ay talagang gigibain niya yung mga pangarap. Ayan, dahil ang skills ay madali lang, copy and paste lang, madaling magaya, madaling matutunan. Pero yun, yung mindset natin is never ever can take anyone but you or except us, except you. Okay, so palakpakan naman natin si Coach Regir ng Macau. Ayan po ang mga thank you mga coaches. Experiences niya since naka-join dito sa Empowered Consumerism. So let's move to another leader from Macau, Leticia Costales, MC109. Ano kaya yon? Yung number yan, coach, sa mga team. Ah, okay. So good morning, Coach Leticia. How are you today? Nakamute po kayo. Hello po, good morning. Yes, how are you everything? Alam niyo ba yung ano, nakakatuwa yan. Akala ko totoo miss yun everything. Yung pala. Miss everything. Ano, doon po siya sumikat. How is everything? How are you? How is meron pang how are you to find out? How are you to find out? Nagulat ako yung apo ko. Mommy, how are you to find out? Ha? Sino nagturo sa'yo ng ganon? Sabi ko pa, akala ko nga talaga, pero meron nga pala yun. Yung greetings na pang para ano, makerel. Yan. So, kailangan din natin ma-adjust din yung sarili natin doon. Di, diba? Eh kung may taglis, eh di, meron din tayong great taste list. Oh, diba? Great taste list. Taglish sa English. Okay. So, how are you today, Coach Leticia? I'm fine, Coach. Thank you very much. Thank God. How is everything over you there? All is fine. Thank you. All fine, yeah. How is the white hair? It's still here. Oh, why don't put black? No time. No time. But you have time for your business? Yes, coach. Yeah, that is very good. So the business is better than the white hair. Yeah. Yes, right. Because cannot hide anymore. Yes. Showing na we become older. Yeah? Yeah. Yes, but our mind will never be getting old. Yes. The presence of our mind is always here, fresh and alive. Okay. Yes. Tama po ba? Yes. So, hindi bali na yung buhok ang pumuputi. Huwag lang yung natin. Yan.
pangarap natin. Okay. Yes po. I think na you are off today. No, coach. No, I won't stay in. You're already available. Yes. 9:15 I finished my work. Okay, very good. So every day like that? Sometimes late. Sometimes early. But most of the time is late. Yeah. Okay, so my first question is this. Ano yung feeling mo noong naka-join ka na dito sa Empowered Consumerism? Ano naman yung mga nararamdaman mo? May kaba ka ba? Nangungutog ba yung puso mo sa kaliwa? Kasi minsan nangungutog, sabi nila nasa kaliwa eh. Sa kanan. So iba na yon. So ano naman yung mga nararamdaman niyo po noong nakasali na kayo dito sa Empowered Consumerism? Ayan, ginudugudo ba kayo? Ano bang naisip nyo? Ano ba yung pumasok sa isip nyo that time? Hindi, kasi ganito po yun, coach, yung nag-share sa akin yung business, yung kaibigan ni amo namin kasama sa bahay. Kaya pag during Sundays, pumupunta sila dito sa bahay kasama yung alaga niya. Kaya yun, in-explain niya sa akin yung business. Sabi ko, sige nga, matry, sabi ko. Pero nung naka-join naman na ako, wala naman siyang tinuro sa akin. Basta ako na lang ang nagtumuklas. Kasi nung ganon, basta magbumili ng package, ganon, dahil gusto ko rin yung products. Tapos, edi basta lang bili ako ng bili. Hindi ko naman alam na i-encode mo pala dapat. Kaya nung namit ko ang isang cross line. Nung namit ko ang isang cross line dahil sa burn slim na ano niya, sabi niya, oh, part, sabi niya, di, ano, marami ka nang nabili and marami ka nang i-encode. Saan po, ano po yung i-encode natin? Kaya sabi niya, at tignan nga natin yung DTC mo. Tapos, ano po, tatlong buwan na kasi yun o dalawa, tatlong buwan. Sabi niya, nako, ang dami mo na palang product dito sa e-store mo. Bakit hindi mo ni-encode? Hindi ko po alam eh. Kaya tinuruan po ako. Cross line ko ang nagturo sa akin, doon ako natuto mag-encode. Kasi si sponsor ko wala namang tinuro sa akin. Ayun. So humanap ka talaga ng ibang source para magawa mo 'yon. Oo, minsan talaga ganoon. Kasi minsan kapag hindi rin nakapag-aral o hindi rin nakapag-training or walang training in short, yung upline mo ay talagang wala siyang dapat sabihin sa'yo. Wala siyang alam na sasabihin sa'yo. Wala siyang maituturo sa'yo dahil lack of training or lack of knowledge. Tama? Baka ganun po siguro, coach. Kasi hindi ko nga alam na mag-attend ng training. Eh tapos nung medyo matagal-tagal na ako ng konti, doon ko lang nalaman sa crossline na kailangan mag-attend ng training. Yes. Kaya unti-unting na pag-aralan ko yung mag-encode, yung mag-copy-paste. Kahit walang tinapos, maraming natutunan, doon ako natutuwa. So that time na nalaman mo kung ano yung sistema, paano gawin, nagkaroon ka ba ng pagdududa sa company na parang almost i-give up mo na dahil ganun pala mahirap? Parang hindi mo alam yung papupuntahan mo? Hindi naman, wala naman pong ganun, coach. Kasi yung nung unti-unti ko nang nalalaman yung sistema, parang lalo akong na-excite. Kasi syempre,
kahit sabi nga, kahit walang pinag-aralan, basta yung pursigi ka na matuto, magkakaresulta. Kaya yun, kahit pa konti-konti, dahil siyempre ako naman ay full-time ang trabaho ko. Pero pag sa gabi, doon ko nagagawa. O pag holiday ko, lalo nung open pa ang Hong Kong, nakapunta rin ako doon ng 2 or 3 beses bumili ng products. Oh, yeah, okay. And then, ilang package naman po ang naumpisan nyo? Nag-umpisa po ako sa isa muna, quotes. Tapos, then, nung... how many months or year bago kayo nag-add ng product package? Siguro mga 5 or 6 months nag-add ako ng pangalawa. Tapos nung ano na, every month na bumibili ako ng... Kasi noon ano pa, pwede pa pag may galing sa Pinas, lahat kami nagpapabili. Hindi pa noon delikado, pwede kaya pa. Okay lang. Yes, pa na discover. Hindi pa. Ewan ko kung paano yung na-discover kasi inano daw nila na medicine itong food supplement natin. Kaya lately, mag-ibig wala na talaga. Sa X-ray, lahat ng pumapasok sa Macau or sa ibang bansa talagang na-X-ray. At syempre, makikita nila kung ano yung mga dinadala ng mga tao na galing Pilipinas. Ayun, doon sila nagtaka. Kaya siguro dinala yan sa NHRA yung mga na-hold noon. Kaya doon nila nalaman. Pero ang maganda diyan is na-discover na hindi lang diyan, dito na rin saka syempre sa ibang bansa, na-discover nila na ang product ng empowered consumerism is hindi siya chemical. Kundi ito ay isang food supplement lang. So hindi siya harm. Natural. Pero limited lang kung kapag ang product natin na dinadala sa ibang bansa ay chemicals ay talagang as in wala nang makapapasok, ibaban nila yon. Pero since na na-discover nila na talagang food supplement lang naman ito, gawa sa food, sa fruits and vegetables, ay limited lang, 4 to 6 boxes lang talaga ka. Pero minsan may mga taga-custom na hindi pa nila alam yung update na papayagan, pero limited lang, ay talagang hindi bibigay sa'yo. Nakatsamba ka na yung bago. Ganun. Okay, so ano naman po ang epekto sa'yo, yung paggamit mo ng burn? Ay, hindi po yung burn, ano, doon sa kapatid ko po. Ah, okay. Ako lang yung nag-meet doon sa cross line. Kasi wala na akong i-burn. Ah. Bakit hindi kayo nag-burn para tumaba kayo? Hindi ko nga po alam kung ano, magaling naman akong kumain. Bakit wala ano? Pero ang epekto nun ko, kaya tayo ano, ibig kong sabihin, kaya tumawa ang lahat. Nakuha. Dapat nag-burn siya para tumaba. Nabalik. Pero ano po, coach, malakas ako dito sa product natin. Very energetic. Kahit maghapon na nagtatrabaho. Oh, very energetic ang yes. Ano ko. Pakiramdam. Tama. Yeah. Yung anong ibig sabihin, yung energetic ka talaga na hindi mo na-feel yung mga pagod mo. At saka kahit yung 24 stress. Hours, kahit gusto mo nang matulog, yun din naman ang mga na-feel ko. Gusto mo nang matulog pero hindi ka pa makatulog. Or kahit inaantok ka na pero yung katawan mo is feeling strong, very strong, di ba? Yes, coach. Na-feel niyo ba yun? Yes, coach. Oh, so yun talaga, na feel ko din 'yan. Pero grabe. Pero nung
Pero nung nag-vaccine ako, hindi ko talaga napigilan yung pumikit yung mata ko. Yung COVID vaccine. Bakit po? Na... Grabe po ang antok ko doon, ah, yung dalawang gabi. Pagka-vaccine ko. Ewan ko, yun ang epekto nung vaccine sa akin. Hindi ba kayo nag 24/7? Uminom din po, ah. Meron pang ang vitamin C, eh. Vitamin C, C24/7. At saka yung white light. May white light pa ako. Okay. Speaking of the product, is wag na munang ibebenta. Laklakin nyo na lang dahil medyo may kahirapan yung product ngayon, yung pag-deliver ngayon ng product. Dahil sa... Oo nga po. At saka paubos na rin yung sa amin. Kailangan tingi-tingiin nyo na lang. Hindi naman is yung wag nang ibenta dahil kapag kailangan mo ng pera, syempre gusto mo nang ibenta. Hindi na kasi kung ikaw ang nawalan, saan ka bibili? Mahirap. Eh yung pagbebentahan mo, ibibili mo din kapag may magbebenta. Pero talagang wala na. So magsakripisyo tayong wag mo nang ibenta. Ako nga rin, marami ako, kaya lang, syempre, yung mga kaibigan ko dito, mga downlines ko ay kailangan nila, kaya sineshiran ko sila. Pero ako talaga, grabe. Ano naman po, coach, sa cruise line ako kumukuha, dahil yung sa aking product doon sa Pinas, ipinapadala. I-try nyo lang, kontakin yung mga kaibigan, kung sino yung mga babalik. Ano bang ginagawa nyo sa mga pinapadala yung product? Ano bang layout? O ano bang ginagawa? Ewan ko po, kasi yung crossline ko lang naman ang nag-aano ng product niya, eh. Doon ako kumukuha. Okay. Kapag gusto nyo may magpapaship sa inyo, ganito, kontakin nyo lang ako. Ituturo ko kayo kung paano gawin para Ay, coach, sandali. Kasi ang ano ngayon, yung akin, December yata yun, yung walong box ko na C24, kailangan may legalities galing sa office. Naka-attach siya talaga doon sa DHL bag. Nanduron siya talaga yung legalities. Kailangan talagang bumili. Kaya yung akin siguro, kaya thanks God, nakalusot yung aking walong box. Kasi meron legalities doon sa ano eh, doon sa paper bag na ano, DHL. Good, good. Pero minsan hindi na nila babasahin yung mga legalities. Yung sa akin, siya talaga eh. Yung prescription na galing kay Doc Ed at saka yung MDA. Yun, talagang dinala siya kasi nakaganon na siya doon sa box eh. Hindi na siya nakaseld eh. At yung walong boxes, ganun lang ba? As in na talaga na hindi nyo pinake, hindi nyo ginawan sa DHL box, sa DHL pouch. Pero ang ginawa ko doon, di ba walong box, ang turo din kasi sa akin ni Upline Ate Babes, times 2 ang laman ng isang box. Di ba ang isang box is 3 banig. So ang ginawa ko doon, sa isang box, 6 na banig, bali 2 box talaga ang laman niya. So yung 8 box yun. Naging apat lang. Pero doon sa prescription ni Sir Doc Ed, ang dami, 680 capsules yata yung nakalagay doon. May capsule talaga ang nakalagay doon. Naka-ano talaga sa akin. Kaya sabi ko, thanks God talaga. Sabi ko talagang kailangan ko yun. Sabi ko talagang kailangan ko. Pero coach, yung DHL staff talaga, nagsabi talaga sa akin na, ma'am, Macau po ito. Talagang take it or leave it, but talagang ipupush mo to. Sabi ko, sige ma'am, push ko na po talaga yan. Which is na marami na pong na-hold noon. That time. Marami nang nahuhold dito sa Macau o that time. Sabi ko, sige, push na. Bahala na si Papa J. Jam. Basta kailangan ko yan. Yun na. Na-report ko naman. Sa awan ng Diyos. Since then, hindi na. Sabi ko, nagkala na ako. Ayoko na lang muna. Wag lang kayong magsawa. Try and try until you die. Nasabi rin naman ni Sir Arnel sa amin eh. Nung nagkaroon kami ng banding sa
sa Holiday Inn Hotel. Nagkaroon kami ng banding, naging speaker namin through via Zoom din si Sir Arnel. Sabi naman, 3 to 4 months, pwede na rin kayong magpadala ulit, pero hindi ganun kadami na. Siguro is maximum is 10 bucks lang. Ganun lang. Mm-mm. Okay, Coach Leticia, pangalawang question ko. Sa palagay mo, paano mo babaguhin ang mundo mo dito sa empowered consumerism? Yung pag ano ko, yung paghataw ko sana baguhin ko, kaya lang ano eh, tapos ako sa oras. Wala kayong oras sa isang araw na like now we have 2 hours na nagchat-chat. What if every day din nagawin niyo 'yan? Dito pag gabi na lang, coach, pag araw wala akong ganung oras na pwede kong para sa business ko. Talaga. Opo. Okay, so kasi tuloy-tuloy ang trabaho. Talagang mga nasa abroad lang ang tsatsambahan nyo. Kasi sa pag sa Pilipinas ay lahat ng oras tulog na yan sila. Ay tulog na. Okay, so ano pa yung mga paraan nyo po para mabago yung mundo mo dito sa EC? Yan po yung maging positive. kahit nahihirapan, tuloy lang ang laban. Oo, hindi mo naman naisip minsan, hindi mo naman naisip na pabayaan na lang yung pangarap mo dahil sa kakulangan ng inyong oras. Hindi po kasi hindi naman po pera lang ang hinahabol ko dito kundi yung matutunan ko, coach. At saka kasi, nagbibigay ng tuwa. Diba? Opo. Saka yung pananaw ko sa buhay, ang laki ng binago. Yes, very good, very good. Okay, so ano pa yung mga gusto mo? Para gusto, mabago mo ang mundo mo. Kung pwede nga pong umuwi na ako eh. Para makahataw ng gusto. Baka merong coach, baka merong nakikinig sa live, yung tulungan naman ako. Anong tulungan ka, paano? Kung yung mga ano, yung sobra-sobra ang pera. Ay, wala nang ganun. Ang pakalagay ko, talagang ako na lang sasagot kahit wala na diyan sa live. Sa sitwasyon na yan, Coach Leticia, ako na lang sasagot. Sa panahon ngayon, wala nang magbibigay, wala nang tutulong kasi bawat isang tao ngayon ay kanya-kanya nang isigregate yung sarili niya para magkaroon din siya ng stable na pera. During this time, kasi talagang hindi natin alam kung kailan tayo maging maluwag. Kaya kung meron man tayong tinatago ngayon na pera, ay hindi ko talaga ibibigay sa'yo. What if kung isang taon pa yung pandemic? Di syempre, ayan, itatago ko muna para sa future habang ganito ang sitwasyon. Okay, para sa akin lang naman. Pero syempre, yung mga sobra-sobra ng pera, ay talagang nagbibigay naman sila ng tulong. Pero ang gagawin mo, sige lang, mag-live ka lang, siguro mag-login ka doon sa ABS-CBN. Ayan. kay Sir Rafi Tulpo pala, ano? Kay Rafi Tulpo naman ay pwede namang direct ka na humingi, pero tatanungin ka naman. Anong dahilan mo? May trabaho ka naman. Ayan, kung gaano karami yung buhok na puti, ganyan karami yung pera mo. Paano ka ngayong bibigyan ng pera? Di ba? Pero ayan, minsan si Tulfo kasi is tinutulungan niya talaga yung mga talaga, depende. Tinutulungan niya yung mga talagang nangangailangan, mga yes, nahihirapan. Pero kung ganito na
nasa empowered consumerism ka, sabihin niya sa'yo, mas marami ang pera ng taga-isi kaysa mga nagtatrabaho dyan. O yan. Kasi ang tingin sa atin na mga taga-isi is milyonaryo. Which is true naman kasi. Milyonaryo tayo dahil milyon-milyon ang natutunan natin araw-araw. Yes, tama ba? Tama po. Power o power? And then yung pera, sumasabay na lang. Ayan. Parang yes, alon na kapag ano na, ayan, kapag nagiging high tide na, ay, ayun, dumarating na lang, dumadami, umaapaw, oh, di ba ganun? Oh, yes. Siyempre, ganun tayo. Di ba? Oh, kaya never give up. Okay. So ilang thousand na rin po. Last question. Ilang thousand na po yung pinakamarami na na-encash nyo or kita nyo dito sa empowered consumerism? Wala pa po akong na-encash, coach. Pinambili ko doon sa product ko doon sa Easy Wallet. Yep. Okay, so ilan po, ilang thousand po yung pinakamataas na earnings niyo? Bali, 44,000 na yung sa DTC ko. 40. So almost 50,000. And still operating, di ba? Kasi ginagawa niyo pa rin. Yes po. Okay. So then ano yung second thoughts niyo na... na gagawin pag nakaipon uli kayo ng pera? Sa totoo lang, ano yung mga balak nyo ulit na gagawin? Basta po ipagpatuloy itong business. Tapos ang totoo niyan kasi, coach, marami akong utang. Huh? Kaya konti lang ang naiipon ko. Nagbabayad utang? Ako ng utang. Yes. Ano po kayo nagkautang? Ano pa, way back 2015 kasi semester ko noon in and out sa hospital gawa ng yung kidney problem. Kidney failure. Syempre, yes po, naoperahan. Tapos, di ako naman lahat ang gumastos. Minsan, marami sila doon na tumutulong pero sa akin lahat ng gagaling yung gastusin. Yes, gastusin. Mm-hmm. At saka wala namang magpautang na hindi magbigay ng interest. Interest, tama. Ayaw nilang bumitaw ng pera kung walang gaganahin. Yeah. Pero ang pinakamataas lang naman na nakuhanan ko yung 10%. Oh, malaki pa rin yun. 10%. Wala pong choice eh. Siyempre, ako lang naman. Ilang year pa bago kayo makaraos dyan sa problema na yan? Hindi ko nga po alam kasi mga 300,000 pa eh. Oh my God, ang laki. So, alam nyo, the best thing na ang gagawin po natin, solusyon niyan is... ipursigin nyong mag-recruit, mag-invites ng mag-invites, malay nyo, makakuha kayo ng desirable na humataw dito sa empowered consumerism. Doon kayo matutulungan. Ayun. Oo, ipursigin nyo yung mag-prospect dahil meron na meron kayong makukuha na talagang... tutulong sa iyo. Meron na meron 'yan. Hindi lahat 'yung makukuha nyo is hanggang pa isa-isa lang na package ang bibilihin, kundi meron na meron 'yan. Kagaya nung sampu, let's say kung sampu 'yung nakuha mo. Syempre, meron isa na talagang gustong hatawin. Lalo kapag na-i-present sa kanya ng mabuti yung empowered consumerism. Grabe, ang lucky. Diyos ko, ibenta nyo na lang kaya. kaya nga, coach, super tipid ang ginagawa ko.
Oo, wala pero ano nga ang wag po kayong mawawala ng pag-asa. Stay put lang kayo diyan, manalig at mag-take ng easy product. Malalampasan nyo din 'yan at saka nakakatulong ang empowered consumerism basta gawin yung mag-invite, mag-prospect. Ayun, yes, dahil nakakatulong din po 'yan, especially kapag multiple account po ang accounts nyo ay kapag meron kang naipasok na isa, malay mo nakakita ka ng ano, makikita ka doon na double palo. Makakatulong po 'yan, malaking tulong po ang ginagawa natin dito sa empowered consumerism. Baka super yes, ano pa, masapawan pa doon sa pangarap nyo sa gagawin ng mga bagong kakilala. So, ganun yes, lang. Yes, Coach. Di naman ako nawawalan ng pag-asa. Yes. Yeah. So, bayaan nyo lang yung buhok na pumuputi habang nag-iisip. Yes. Talagang ganyan. At least blessed pa rin kasi nakarating ng ganitong edad. Di po ba? Ilang taon na po kayo, Coach Leticia? 60 po nung February. Naku, malapit na kayong citizen. Ano yun? Senior citizen. Nandun na nga po ako eh. Diba 60? Ah, hindi ba 63? Senior na siya. 60 po. Ah, senior na. O diba may makukuha ka ding senior? Ano po senior, yung kukunin ko? Senior benefits, tawag ba yun? Yung ano, yung four-piece? Yung... Eh, yung ano lang naman po yata yun. Pag tapos na, pag mamamatay kayo, eh, libre na yung kabaong? Ah, sa SSS po. Ay, ganun ba yon? Sa SS ba? Oh. Kasi yung mga nandun sa Pilipinas, pwede bang ano, padalhan mo ako ng ganito, meron akong binabayaran na every month para pag mamamatay ako, ilis libre na yung kabaong ko. Ganun, doon. Insurance. SS po yung... Baka St. Peter po. Ah, 20. Something na ganun, St. Peter. Oh, tapos ano, yung... Funeral insurance. Ko, tapos nung namatay yung tatay ko, bakit walang ibinigay na libreng kabaong? Ako bang bumili? Sabi ko, ano ito? Natupo yata ako. Saka hindi po na-register. Na-scam ako. Imbes na na-save ko yung pambili ng kabaong na 100,000. Kunti lang kulang. Eh hindi. Na-scam. Na-dobleng scam. Akala ko na ipadala ako na yung pambili ng kabaong pag mamamatay. Yung pala hindi. Tignan nyo. Ako naman po. Pero dito sa empowered consumerism ay walang ganon. Wala, di ba? Kundi. Ay, maganda yung SSS. Pero sana naman, hindi gagamitin ng gobyerno yung mga pera nyo sa SSS. Di ba? Ginagamit po nila. Bale, kapag ibalik, walang problema dahil naku po. Controlling okay, so, kasi yan. Yeah, anong idagdag nyo doon sa last question ko, Coach Leticia? Ano ba ang gusto nyong marating pa para ma-change mo yung mundo mo? So, aside doon sa gusto mong mabayaran yung utang mo, at ano pa ang pangarap mo? Ayong pong mapagawa yung bahay namin, tapos yung pag nakauwi yung maalagaan yung bukid kasi masaya ako sa bukid. Yes, I love agriculture. Kung siguro nakapag-aral ako, agriculture ang inano ko kasi masaya sa bukid, Coach. Lalo na kapag ang pag-uusapan or lectures nyo is yung mga fertilizers, kung ano ang dapat ilagay sa mga buhok na puti. Di ba ganun? Yes. Sa mga...
Ako, meron kung anong rin. Mga fertilizer tapos, ang i-mix. Oh, anong fertilizer ang ilagay sa mga halaman? Dahil nasubukan ko din minsan 'yan noon. Meron akong sinalihan na magbebenta daw kami ng mga gamot ng halaman. Ano, sabi ko anong yun pala yung fertilizer ng yan diyan sa farm. Hindi natural. Ko napag-aralan. Sabi sa akin, sabihin mo lang na maganda 'yan. O yan, maganda yung pagtubo ng mga halaman. Eh sinabi ko din may bumili din sa akin. Tapos noong paglagay daw doon sa fertilizer na inoffer ko, namatay lahat yung linagyan niya ng fertilizer. Diyos ko, ano ba ito? Hinintuan ko na mabuti, mabait yung binigyan ko at talagang ganun na mukha niya. Mabuti na lang talaga hindi ako sinugod. Hinintuan ko na pinatay niya. Sabi niya, kimri it ka amin, imbagam nga alumang to. Kunana kanya. Na overdose. Imbagam nga lumang to. Napandamot kimri ito. Naksap. Kunana. Na overdose. Natagtagargar ko. Nakangingi na ang mahal-mahal na pesticide. Pesticide ba yun? O fertilizer? Fertilizer. So yun. Ang advantage ng may training sa walang training. Oh, di ba? So careful tayo, tama yung mga sinabi ng mga BOD na hindi lang basta-basta yung pag-recommend ng product kung hindi tayo sigurado. Kagaya ng isang may sakit sa dugo, oh, di ba? Kapag may sakit sa dugo, anong ibibigay? Complete. Oh, huwag natin bigyan ng Coledus or 24/7. So, dapat alamin yan. Kasi meron siyang resveratrol. Okay, so dito na nagtatapos ang ating pag-interview. First episode. Sa Easy Talk Today with Coach Mark, Coach Regir, and Coach Leticia. So, next Thursday and Friday, Thursday si Coach Michelle, Coach Tessie, and Coach Venus. Thursday. Okay. Ayan. And then Friday, si Coach Rhea, si Coach Janine, and Coach Mars. Hindi pala si Coach Gemma. Bayan mo muna si Coach Gemma kasi marami pa siyang i-empake. Yan. Okay, so abangan po ang mai-interview next Thursday, Coach Michelle, Coach Tess, and Coach Venus. Pakisulat po. And Friday, tomorrow, Coach Rhea. Tomorrow, Coach, second episode. Coach Rhea, Coach Janine, and Coach Mars. Tomorrow, yan. Bukas yan, Coach? Yes. Tomorrow is Friday. Friday, bukas, di ba? Friday, bukas. Coach Michelle. Friday, bukas. Sorry. Friday, bukas. Coach Michelle, Coach Tess, and Coach Venus. Hindi ako available bukas, Coach. Nasa live lang ako. Coach, naglalakad ako sa labas. Okay, so instead of Coach Tessie, si Coach, ano na lang? Saan na lang ako? Sinong available bukas? Si Coach Riza na lang. Si Coach Riza. Okay, so Coach Riza, Coach Michelle, and Coach Venus bukas. And then sa next, ay Coach Rhea, Coach Janine, and Mars. Okay, so good luck and dapat yung mga answers natin ay nakukuha natin lahat syempre sa ating daily routine, monthly routine, year routine, sa empower. So pwede bang i-open na yung mga camera natin?
at kuha na tayo ng magandang picture. Maraming salamat. I hope na napasaya ang ating first day of Easy Talk today. And before everything, ay check muna natin yung mga nasa live. I-shout out muna natin. Hindi ko na makita kung sino mga yon. Andito si Coach Coach Jonah May, Coach Annalie, tama ba mga coaches yung mga nandito sa live? Yes po. Coach Farhana, Coach Jonah May, Coach Juliana, Coach Venus. Nahulog si Coach Venus? Bumalik. Okay, so kulang pa yung ano natin, message natin dito, yung mga I love easy, Coach Michelle, nandito rin, Coach Gemma, Coach Leticia, Coach Tess. Ayan, yun lang nakikita ko dito. Meron pa bang i-shout out natin pa double check kung may bago? And lahat ng nanonood, maraming salamat po. I hope na napasaya po ang ating araw ngayon sa unang araw ng Easy Talk, OFW, the Easy Talk today. Ayan, and abangan po bukas para sa aming second episode 2 interview ni Coach Michelle, Coach Riza, and Coach Venus. Ayan. Okay, so yan na, wala nang iba. Ako si Coach Regina, nandoon pala. Okay, so maraming salamat. Open your cam, mga coaches. Coach Janine. Coach Janine, ay next Thursday. Yan. Smile. Coach Priscilla. Open. M-word. Busy daw. Okay, so Coach Janine, next. Coach Rhea and Coach Mars. Ayan. Okay, so see you sa chat room. Coach Janine, gusto mong sumali doon sa mga assignments? Gusto mong gumawa ng presentation? Follow mo lang yung mga ginawa kong daily presentation. Meron tayong weekly presentation. Yun yung assignment. Ha? And then, syempre, dito sa mga live natin is meron tayong best in compliance. Compliant talaga. Magkakaroon tayo din ng compliant. And mula ngayon, ipopost ko na ito sa YouTube bukas. So, starting bukas, kailangan makita na yung mga compliance sa YouTube din. And dito sa live, yung mga comment. Okay, so see you sa chat room. Maraming salamat. God bless each and everyone. Basta wag nating hayaan na yung mundo natin ang babago sa atin, kundi tayo ang pagbabago. Ano yan? Tayo yung magpabago. Magpabago. Magbabago. Ha? Yun yung list talaga. Magpabago. Magbabago. Naku, bakit may Tagalog pa kasi? Ilocano lang kuman. Ilocano mo na, Ilocano Tagalog ko. Pati yung Ilocano, nalipata kun. Ngamang baliw. Han may palubos ngay tilubong timang baliw kenya no dikit sika iti mang baliw tilubong. Ayun. Naiintindihan niya yun. Chinese doon. Tarang-tarang hindi tayo kahit tagahagayan ni. Oh, so wag daw nating hayaan na ang mundo ang magbago, makapagbabago ng ating mundo dito sa empowered consumerism, kundi tayo ang magpabago. Magpabago. Yeah, magpabago. Salamat. Magpabago ng mundo natin dito sa empowered consumerism.
So abangan ang pagbangon ng ating pangarap. Okay, power. Bye! See you bukas. See you on live tomorrow. Dahil ito is real talk. Real interview. Makihatspot lang kasi ako bukas. Kaya baka mahulog-hulog na naman ako. Okay, so abangan natin bukas ang tatlong ma-interview natin. And then, pagkatapos na natin, pwede na kayong mag-invite ng i-interviewin nyo. Let's say for example, si Coach Janine, meron siyang invite, ipapasok sa Zoom, and then si Coach Janine ang mag-i-interview sa kanya. Pero kailangan din, nakahanda na rin yung mga question mo. Power o power? Power. Maganda. 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 Okay, so maganda. Parang ano siya eh, parang brainstorming kasi dito natin makikilala yung pinanggalingan natin. Oo, talaga hahalungkatin natin lahat. Hahalungkatin natin lahat. This is the real talk regarding our life dito sa Empowered Consumerism and of course, it's light about our personal life, diba? Sino kaya ang iiyak? Walang iyakan kasi we have to embrace the new normal. Hindi iwasan. Don't let the mundo to destroy our dreams. Diba? Kaya we diba, have diba sabi nila while you are embracing, you are going to ano ba yon? While you are embracing, also embrace the pain. Lahat, yes, diba? Napakaganda oh. Ay, tayo po OFW. Ako po yun. Speaking of OFW, it's all around the world. It's not only being OFW na people in outside Philippines, but of course, tayo na nandito sa outside Philippines, yung mga nandun sa Pilipinas, OFW na rin sila. O, diba? Sila yung mga OFWs natin doon sa Pilipinas. Yan. Tama. Yan. So, yan. Yan, mga OFWs na mga businesses, mga entrepreneurship, mga magigiting, mga higanteng distributors, mga courageous na ine-empower ng empowered consumerism. Cheers! Power! Ha? Power. Yan, isa pa nga magandang picture. Yung ano, parang hindi kagigising. Yan. Parang noong last month pang gising na gising. Yan. Paki-post po na ang picture na ito, ha? Okay. 1, 2. Isa pa. Ayan. Okay. So, ilan tayo? 13, kailangan 13 ang makikita kong mag-post sa wall. Itag nyo na lang po sa akin, nakikita ko lahat yan. Okay, maraming salamat. Coach Rhea, anong gusto mo? Pupunta ako dyan mamaya? Arjan ba yung order mo? Hindi naman, sinabi niya lang. Pag merong akong nawakan, padala ko na agad. Sige, dalhin ko na lang mamaya. Magdasal lang ako tapos gagayak na ako diyan, ha? Kasi Thursday, hopefully na hindi traffic. Sige. Isang kilos. Meron kang ano? Isang box talaga, ha? Meron ka talagang isang box na tatlohan. Isang box lang. Yes, you mean yung ganito, yung buo? Oo, yan ang gusto niya. Yes, hindi retail. Oh, marami ako. Yan. Meron ako 50. Gusto mo? 50? Meron pa kasi sa lang dalawang box. Sabi niya, dalawang box lang muna po order. Okay. So ito na, ready na. Ilang gusto niya, mga bagong dating. 2023 ang expiration. Ito na yung mga bagong production ng EC. 2023 na. Okay, so see you guys. Na-overwhelm ako sa mga naisalaysay ng bawat
isa sa tatlong na interview dahil doon natin na narinig at nalaman ang kanilang mga future experiences regarding sa mundo nila dito sa empowered consumerism. Okay, so see you sa chat room. Bye.